What's up mga kamaster, magandang araw po sa inyo lahat. At welcome na lang po sa ating YouTube channel. At sa bagong episode ito mga kamaster, maraming maraming salamat. Siyempre, ngayong mga kamaster, ang gagawin ko, bali yung in-order sa akin dati na SG ay 50cm quick reload, ayan, nakikita nyo. In-order ito ng isa ko rin kababayan na taga dito sa Mindoro. So, ipaprefer niya sa akin. Bali po, busy po kasi siya sa kanyang mga trabaho. Kaya di niya po muna maharap ngayon na ayusin itong kanyang SJ or palitan ng stopper. So, ako na lang muna ang gagawa kasi total malapit lang naman ako sa kanya. So, sinadya ko na rin doon para kunin itong SJ niya at iwi ko dito at aking simulin ulit mga kamaster. So bali ipapakita ko na rin dito mga kamaster kung paano magpalit ng stopper para lalong lalo dun sa naka-order sa akin na ito, para alam na nila ang kailangan gawin kung napunit na o nasira yung stopper dito. So bali ngayon mga kamaster, ipapakita ko to. So bago tayo mag-upisa mga kamaster, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, at huwag niyo po sanang kakalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share. At pakiclick niyo na rin po mga kamaster ang notification bell button para po lagi po tayong naka-update sa tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong video. So yun mga kamaster, ano pa hinihintay natin? Umpisa na natin. Let's go! Bali po ang gagamitin natin mga kamaster, ang ating mga kailangan ng materialis ay una, interior na ano, isumi ito mga kamaster. Bali yung sa labas sa ibabaw ang kinuha natin yung sintro, hindi sa yung sa gilid, kasi kailangan yung sintro para pag biniklad mo siya ng ganyan, straight lang siya, so madali siyang ibilot o ibalot dito mga kamaster. Yan, ibibilot mo dyan ganyan. At kailangan din natin ng gunting ito at saka plies, dalawang plies at isang lunos, isang lunos at saka isang plies. At saka kailangan din natin ng sinulid at saka parayom. Ayan. At saka kailangan din natin siya ng stick, bamboo. Ayan. Na kinayas. Siyempre, hindi mawawala ang rugby para dumikit. At saka itong dishwashing. So, gagamitin natin ito mamaya kapag magkakabit tayo ng rubber o dyneema dito sa butas ng rubber para madali siyang ipasok sa butas yung bowl. Ayan. Ganyan ito mga kamaster. Papantayin lang natin itong dulo. Ang ganyan. Gugupitin natin lang para pumantay. Ayan. Yan. So yan, ito siya, medyo ikom siya ng paganyan. Ang gagawin natin mga kamaster, babaitar natin ng nagkaganyan. So bali ilalagay natin sa kalagitnaan. Karpurahin nyo lang dito mga kamaster na hanggang dito lang ang sa tubo nya, hanggang dyan lang yung pagkapatong na ganyan. Yan. Isisinturo nyo lang dito sa gitna mga kamaster ng ganyan. Saka nyo ibabalot ng ganyan. Kailangan mga kamaster, pag maglalagay kayo ng gito o maggagawa kayo ng ganito, kailangan nandito lagi yung shafting nakakabit para nararamdaman nyo kung sikip ba o luag. Kailangan kasi yung katamtama lang siya mga kamaster, hindi siya masyadong masikip, hindi rin siya masyadong luag. Yan, ibabalot nyo lang ng ganyan mga kamaster. Yan. Yan. O, bali. Bali double siya mga kamaster. Ayan o. Bali dalawa siya dito sa ilalim. So para mas matibay, gagawin natin tatlo. Yan. Tapos, gugupitin natin to. Itong sobra. Yan.
siya mga master. So ito try natin kung sikit ba ulag. Ayan, ayan mga master, ayan o, sakto lang. So pag sa tubig yan mas maduras siya. Ayan, sakto lang yan mga master. Ayan, so bali lalagyan natin siya ng rugby. Kakalagyan natin, lalagyan natin ng rugby. Ayan, so ganyan lang mga kamaster pag lalagyan ng rugby. Yan, ganyan makasider paglagay ng rugby. Yan. Importante ito mga kamaster, yung may stopper. Kasi ito magsasalo ng impact ng rubber at saka shafting dun sa tube niya para hindi mabasag. Ayan. So yan, hanggang dito lang muna ating lalagyan. Ganyan lang muna, hindi at muna lalahatin. At yan, tatapad natin dito. Yan. 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 So bali lalagyan pa natin dito sa pato to. Yan. Kailang medyo magdami-dami para matibay. Yan, para matapos na ibabalot natin ito lahat ito. Yan, yan, ganyan lang siya kasimple mga kamaster. So yan, natapos na tayo sa pagdikit. So ito yung dulo na putol mga kamaster, yan dulo na yan. Iipitin naman natin yan ng patpat or yung bamboo na kinayas na to. Yan, iipitin natin yan. Ganyan, saka natin tatalian ng rubber dito para hindi siya magkalag o bumuka. Yan, yan, kailangan magandang pagkakaipit. Yan, yan, ganyan lang siya mga kamaster kasimple. Yan, yan o, so yan mga kamaster, nangyari na natin. So hihintayin lang natin ito na matuyo yung ating kuan mga 10 minutes o ay 6 minutes o 5 minutes. Pwede natin kalagin tong ipit tsaka yung tali. Saka naman natin tatahiin yung ng karayom yung dulot-dulo na parting ilalim. So habang ginapatuyo natin ito mga kamaster, itong kanyang stopper, siyempre ayusin naman natin itong kanyang pang load, itong first load nya na may kasamang hook. So yung hook nya medyo hindi na ano, na ibalik ang forma talaga ito mga kamaster, ganyan o. Yan. So dahil nagagamit siguro na ano siya, nagagamit siya na sira na ito, bumabangga dun sa lakas ng impact, kaya niyang likuin ito mga kamaster, kaya siguro tumingila lang ganoon. So sa paglalagay mga kamaster ng Dyneema, paglulusot dito sa butas ng buhol, kakailangan na natin ng dishwashing. Yan.
Dito kasi siya nakakabit mga kamaster dyan. Yan. Nakalusot siya ng ganyan. Yan. So bali hindi ko tinanggal tong second load na pang ilalim. Extra. Ganyan kuhan. Bali ilusot na lang siya ng ganyan. So mamaya na mga kamaster, ipakita ko na lang mamaya. Tama paglusot niyan. So patuyin mo natin to. At ito naman nating ayusin. Kailangan natin dito ng nylon. Ito pala ating fishing line mga kamaster. So wala tayong Dyneema na 1.6mm. Kaya ito na natin gagamitin. Ang gagawin natin ay ganito. Itong butas ay lalagyan lang natin ng dishwashing. Kapatakan natin ng ganyan. Yan. Yan. Tapos ito yung ating longnose, no? Itin natin itong buhol. Saka natin ipapasok dito. Eh, sorry. Yan. Yan. So, yan nakarusot na mga kamaster. So, bago natin sa imbuhol, tatalian mo natin dito. Pagtatali naman mga kamaster, ganito, paikis. Double X. Meron din nga pala akong video na tutorial dito mga kamaster na pagtali dito. Ganyan. Ganyan, ikis. Tapos, nyan. Yan, usap mo dyan. Ganyan. Tapos, itong dulo, ilulusot mo ulit dito ng isa pa. Yan. Saka mo hilahin ng ganyan. So, yan. Isid-isid natin dito ng bagya. Tapos, yan. Makikita niyo mga kamaster. Ayan o, pakita ko sa inyo ang purma. Yan. Ganyan siya pagka nakaplano na siyang hatakin. Yan. So, lalagyan din natin siya ng dishwashing para mas madulas hatakin. Yan, ganyan. Tsaka ito yung plies, yung lungnos. Ah, hihigitin natin mga kamaster para masakal yung bowl, para hindi mahugot pag yan o. Yan. Ayan mga kamaster. Ayan na. So higit na siya. At tatanggalin na natin itong sobra. Tatanggalin natin itong sobra. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan mga kamaster. Tapos susunugin natin lighter itong dulo para magkaroon ng lock. Ayan. Ganyan lang siya kasimple mga kamaster. Yan. Tapos itong kabila, ganoon din yun mga kamaster, yung kabila. Yan. Ito na mga kamaster. Hanitalin natin. So hatakin natin para yung buhol para pumunta dito sa lock. Try natin kung mahugot. Ayan, hindi na. Meron dito sa kabila mga kamaster. Ayan. Ayan, ganyan na siya mga kamaster. Ayan. Tapos na mga kamaster. So hintayin na natin itong matuyo at tatahiin na natin. Saka natin ito isasalpak dito itong first load. Ayan.
Ayan mga kamaster, kakalagin na natin tiyo na to. Ayan. So hugutin natin ito mga kamaster. Ayan. Ayan. So ayan, huwag yan siya mga kamaster oh. Ayan oh. Ayan. Kailangan ito mga kamaster, may ganitong pana nyo paggagawa kanya ng ito. So, madali naman itong gawin mga kamaster. Kung titingnan niya, madali lang itong gawin. Gumawa lang kayo ng barrel. Kahit simpleng handle lang, kung hindi nyo kayang gumawa ng mga ganitong design na handle, kahit straight lang na body na ganang handle nyo, pwede na. So, tapos, may trigger lang kayo na na Neptunic. Ihukan nyo dito, ilusot nyo dito. Tapos, pag lusot na, gumagana na siya kalabitin. Parang ganito. Ayan o. Oh, ayan o. Okay na yan. Pwede na yan mga kamaster. Tapos, basta maglalagay kayo ng tubo. Tapos, kailangan meron nito. Ayan. Tsaka yung tubo nyo, lagyan nyo rin ng lock mga kamaster. Ayan. Lagyan nyo siya ng lock na nakatuhog doon, na nakabarina. So, bali, wag nyo lang isang ihaharang doon sa tubo. Sa loob ng tubo kasi makakasagabal yun pag isasalpak itong shafting. So, kailangan nakagaroon lang rin. Yan. Nakasuot dito sa loob na yan. Na nakalibi lang doon sa mismong kapal nung PVC or stainless. Yan. Kaya siya may lock na 316 na 316 shafting. So, kahit silipin nyo siya mga kamaster, wala yung nakaharang sa loob. Kahit silipin nyo dyan sa part niya, wala nakaharang yan dyan. Ayan o, kahit sundutin natin. Ayan. Wala yan. So, ganyan sa kasimple mga kamaster. So, kung marunong ko talang gumawa ng pana, kayang-kaya mong gawin to. So, ano pa hintay natin mga kamaster? Tatahin natin nung ito para hindi siya bumuka yan. Ayan. At saka to, kailangan natin tahin ng sinulid at saka karayom. Ito. So, bali, tatabasin natin yung sobra-sobra. Gaya nito. Para magmukhang guwapo rin. Aha. Yan. Dahil burnout na naman dito sa amin. I love you. Laging burnout. Eto. Hindi tayo makapag-grinder. Para sana mag-grinder tong mga dulo-dulo na yan. Pero okay na rin naman yan mga kamaster. Yan. Yan. Tatahin yan ito mga kamaster. Yan. Ang pagtatahin, ganito lang mga kamaster. Dito natin tatahin yan dito. Yan. Lock lang naman ito mga kamaster itong sinulid para hindi siya makalag. Pero mas matibay dito mga kamaster na itahi dito yung mga nylon thread o pamo yung ginagamit sa mga dala. Ayun yung nylon thread na gano'n, maganda dito, mas matibay. So dahil wala tayo noon, pwede na ito. Yan. Yan, tapos tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabila mga kamaster. Kabilaan yan. Nakalagay natin lock. Ayan, tapos na tayo mga kamaster. Ito, tapos na tayo. So, lalagyan naman natin ng kunting rugby rin pa rin to. Ito, lalagyan natin ng rugby kabilaan para mas tumibay yung sinulid at hindi makakalag. Kunti lang mga kamaster.
Ayan, oh. Ayan. Ayan, mga kamaster. Ready to set up na. Tiyo na itong ating tiyo na, ayos na. So, ganito lang mga kamaster. Sasalpak natin yan dito. Ayan. Ilusot na natin itong yung kanyang second load. Ayan. Ayan. Hindi lang kasimple yan mga kamaster. Panoorin nyo. Ayan o. Shout out nga pala sa may-ari ito. Ito na master, ang iyong spear gun. Maayos na. Tinibayan ko na to. Ano stopper. Ito spire rod mamaya. Para makita na rin ang mga kamaster natin kung okay ba. So yan. Isusunod naman natin tong itong kanyang siyempre, pinaka first load niya. Ilusot natin dito. Tapos ay sir. Ilusot lang natin itong yan. Dahil para hindi na tayo magkalag dito. So, kaya lang mailusot. Yan. Siyempre ka lagi na sa ibabaw ang ito yung pasubra lagi na sa ibabaw yan dahil pang kanan to mga kamaster pang kanan tong spear gun na to pang kanan kaya pag magluload ka dito rin manggagaling sa kanan side ang paglusot ng kawit yan. Oh, yan. Pero di pa tayo tapos mga kamaster. Wala pang tali yan. So, tatalian na natin ito. Dito na tatalian na tali ito mga kamaster. Tatalian natin yung ilalim. So, dito naman si babaw. Ganyan. Yan. Tapos, lalagyan natin ng electrical tape. Ito. Para hindi makalag. Simpleng mga diskarte lang ito mga kamaster. Wait! So ito lang mga kamaster. Ayan. Itong isang second load. Dito natin sasabit yan. Ayan. Gagamitin mo lang naman ito pag may malaki kang tirayan sa butas o yung mga kapalisda. Ito lang mga kamaster. Spire. Kung okay. Ito mga kamaster, oh. Hanggang natin yung huli, kunwari yung huli. Oh. Pa. Ayos na mga kamaster. Ang 50cm. Shoutout sa may-ari nito. So ito kamaster, yari na yung SG mo. So na-repair na natin. Gwapo na ulit. Salamat mga kamaster. So yun mga kamaster. So bali tapos na tayo sa ating tutorial ngayon. So sa pag-repair ng stopper. Ipakita ko sa inyo kung paano repairin pag gusto nyo magpalit ng stopper. So sana yung nagustuhan nyo itong video mga kamaster. At sana ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. At patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat sa inyo mga kamaster. So bali bago tayo magpaalam mga kamaster ay magsi-shoutout pa tayo ngayon. Shoutout kay John Twintuan Adventure ng Nara, Palawan. Yan, silosin dyan mga taga Nara, Palawan. At sa mga viewers natin at subscriber na dyan na lagi sumusuporta sa akin. Kaya taga Nara, Palawan,
Maraming maraming salamat sa inyong lahat yan, mga kamaster. At ingat kayo, mga kamaster. Shout out kay Jubert Villamor at sa tropa niyang taga Rizal. Ayan, salamat sa inyong patuloy na suporta, mga bro. Salamat. Shout out kay Edward Yorhuela. Ayan. At shout out kay Charbok TV. At shout out din kay Nubi Labastida ng Masin City. So yan, mga kamaster, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta at patuloy na panonood sa aking mga video. At sa mga bago pa lang po sa akin, huwag niyo po sana akong kalimutang i-like at i-share at pakisubscribe niyo po at pakiclick niyo po aking notification bell button para lagi po kayo naka-update at yung mag-upload mga video. So hanggang dito na lang po muna, mga kamaster, at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you, and this po.